gabi po muli sa ating lahat. Tayo po ay pinagpala ng Diyos sa gabing ito. Tayo magbigay ng para tayo ay mag-aral ng kanyang salita. Samahan niyo po ako sa 25 minutes ng pag-aaral ng kanyang salita. At mamaya tayong lahat ay manalangin. Ngayon po ay ating pag-aralan about enjoying the spirit of sonship. Paano ba tayo naging anak ng Diyos? Mga kapatid, lahat tayo ay nilikha ng Diyos. Ngunit hindi po lahat ay anak ng Diyos. Amen? Lagi po nating tandaan, ang pagiging anak ng Diyos dapat po ay mayroong proseso. Ang Biblia ay nagbigay na po. Don't claim yourself na naging anak ng Diyos kung hindi ka po dumaan sa proseso ng ayon sa Biblia. Amen? Tayong lahat ay inibig ng Diyos. Tayong lahat ay mahal ng Diyos. Look at the Romans 8:15. Ito po ang ating pag-aaralan. The Spirit you receive does not make you slaves so that you live and fear again. Rather, the Spirit you receive brought about your adoption to sonship, and by Him, referring to Jesus Christ, we cry, Abba, Father. Kapatid, sinabi ko kanina na hindi po lahat ay anak ng Diyos, pero lahat po talaga ay nilikha ng Diyos, lahat inibig ng Diyos, pero ang lahat po ay ayaw po magpaligtas sa Panginoon, ayaw manampalataya sa ating Panginoon, ayaw ganapin ang sinabi ng ating Panginoon. Mahal po tayo ng Panginoon. Sabi sa John 3:16, the heart of the Bible, for God so loved the world, mahal tayo ng Diyos, that He gave His one and only Son, that whoever believes, kapatid, it is not compulsory, it is your own decision, in Him shall not perish but have eternal life. It means lahat po talaga ay inibig ng Diyos, ngunit lahat ay hindi naging anak ng Diyos pagkat hindi naman sila napalataya sa ating Panginoon. Kapatid, lahat po ay ginawa na ng tao magpakabuti, lahat po ay ginawa ng tao sa relihiyon, lahat, ngunit po hindi po iyon ang dapat nating bigyan diin pagkat hindi po yun ang bibigay sa atin ang piging anak ng Diyos. Kahit umanib ka ng pinakamagandang reliyon, kahit umanib ka, kahit nasa pinakamataas sa posisyon ka, ngunit kung hindi mo sinusunod, hindi ka na napartaya sa ating Panginoon, kapatid, walang sonship, walang spirit of sonship na iyong mararanasan. Amen? Romans 8:15, sapagkat hindi espiritu ng pagkalipin ang iyong tinanggap upang kayo mamuhay sa takot. Sa halip, ang inyong tinanggap ay espiritu ng pagkukuk bilang upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo'y tumatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Amen? Kaya kapatid, the first step upang maging anak ng Diyos, dapat po ay nakikipag-isa ka sa ating Panginoon. Pag nakikipag-isa ka sa ating Panginoon, dapat po nakikita sa buhay yung being like Christ na bago ka ng ating Panginoon. Look at the verse, 2 Corinthians 5:17-19. Kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan ng bago. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya kaming mga kaibigan at hindi nag-aaway. At pinagkakatiwalaan niya kami upang maglingkod. Nang sa gayon ang mga tao ay naging kaibigan rin niya. Look at verse 19. Ang ibig sabihin sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao ay ibinilang ng Diyos na kaibigan at hindi na niya tinatandaan ang kailang mga kasalanan. At kami naman ay inatasan niyang ipamalita ito. Ayon po yan kay Apostol Pablo. Now kapatid, paano ba may pag-isa sa ating Panginoon? Ito po yung the very question natin sa gabing ito. Pagkat ito pong lockdown ay nagtuturo sa atin upang maging anak pa ng Diyos. Ngunit kung dumaan ka lang, i-claim mo lang sa sarili mo na anak ka ng Diyos, na wala naman sa hindi wala sa panuntunan ng Bible, kapatid, itong aral na ito ay dapat mong yakapin pagkat ito po ang bibigay sa atin ng pamaraan kung paano tayo naging anak ng Diyos. Ang paano ba makipag-isa sa ating Panginoon? Number one, you must accept and believe. Accept and believing. Kapatid, maraming tao na tinanggap naman ang aral, pero hindi naman nanampalataya. Yung iba naman nanampalataya, pero hindi naman tinanggap. Kapatid, dapat magkatuwang ang dalawa na yan. If you accept, you must believe. Because whole believing is about whole acceptance. Amen? Look at this, Acts 16:31. They said,
believe in the Lord Jesus and you will be saved in your household. Ito po ang tatong ito, ang sabi ni Pablo, manampalataya ka at maliligtas ang iyong sambahayan. Kapatid, believing is not naiiniwala lang. Kasi ang tradisyon po, panampalataya po, nasabi ng iba. Ngunit ang panampalataya po, ito po yung personal mong relasyon sa Diyos. Accept. In John 1:12, but all who believe in Him, believing and accept Him, He give Him the right to become a children of God. Dapat po kinatanggap si Jesus sa puso at makita po si Jesus sa kanyang buhay at doon po ay mayroong pagbabago, kaya ikaw ay bago ng nilalang. Believing and accepting. Yung dalawa na yan. Ang pakipag-isa sa ating Panginoon is believing and accepting. Pangalawa po, ang pakipag-isa sa ating Panginoon, you must confess and baptize. Confession of what you did before, mula nung bata ka pa, kung anong pagkakasala meron ka. Aminin mo na tayo makasalanan sa ating Panginoon, then baptize. Now, ang baptize po, hindi po yung criteria para maging kaanib ng reliyon. Ang baptizing po is about your confirmation na ikaw ay sumusunod sa ating Panginoon. Amen? Because being a Christian ay hindi po yung nagsisimba ka, Christian ka na. Amen? Kailangan po mayroong pagpapatunay. Paano? By baptism of water. Hindi po ito nakakapagligtas. Pero ito po ay ang model nito ang ating Panginoon. Ito po ay confirmation lang ng pagsunod. Meron bang hindi naliligtas? Na hindi nabautismuhan? Yes. Tulad po ng mga nasa ICU. Pero tumanggap sa ating Panginoon, they believe and accept in Jesus Christ. Ngunit tayong malakas na, dapat nating intindihin, kapatid, kung gusto mong sumunod sa ating Panginoon, you must confirm by the baptism of water. So, confess all your sin, lahat ng iyong kahinaan, then sumunod sa ating Panginoon by confirmation, by baptism. Look at this, sabi sa verse na ito, kung ipapahayag ng inyong mga labi, sa Roma 10, 9 and 10, kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sumampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Kapatid, the center of teaching of the Christian, kailangan manampalataya ka na si Kristo ay namatay para sa iyong mga kasalanan at nabuhay na magmuli. Pagkat maraming reliyon, hindi naniniwala na si Jesus ay nabuhay na magmuli. Amen? Matthew 28:19, ang sabi na ating Panginoon, kahit humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa, bautismuhan. So, confess and baptize. Ito po yung dapat nating gawin. Pangatlo, para makipag-isa sa ating Panginoon, you must serve and walk with Him. Tayo po ay maglingkod, tapos ka nang tinanggap mo na sa ating Panginoon, na napalataya ka na sa ating Panginoon, ipinahayag mo na yung kasalanan at ikaw ay nagkaroon ng confirmation to follow Christ by the baptism of water. Ngayon po ay maglingkod na tayo, serve at lumakad sa nakasama siya. Amen? Look at this. Sa John 12:26, ang mga naghahangad, ang nagsasalita po nito ang ating Panginoon, ang mga naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. At saan man ako naroon, ay naroon din siya. Para nangalan ang Ama, ang sino mang naglilingkod sa akin. So after mong the process po, accept, believe, confess, and baptize, then paglilingkod na po at lumakad na kasama si Kristo. Sa Galatians 4 and 5 and 6, upang palayay ilang mga nasa ilan ng katusan, sa gayon tayo na ituturing ng mga anak ng Diyos. At dahil kayo mga anak ng Diyos, isinugo niya ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na tumatawag sa Diyos, Ama, Ama ko. Kapatid, ang verse na ito, katunayan na ikaw ay tinanggap mo ang ating Panginoon. You must believe in Jesus Christ, you confess and baptize, and serve and walk with Him. Pag sinabing walk with Him, the Spirit of Christ, yun po ang tumimo sa iyong puso na ito po ay nagkaroon ng being one, your Spirit and the Spirit of Christ, being one. Kaya po tayo ay naging anak ng Diyos. Amen? Kapatid, pag sinabing serve Him, si Jesus po ang ating paglilingkuran. Siya po ang ating pakikinigan, ang kanyang salita. Amen? Look at this verse, Matthew 3:17. And the voice from heaven said, this is my Son whom I love, with Him I will please Him. This is my Son. Ang sabi ng Ama, ito ang aking anak. Nagsalita ang Ama patungkol sa kanyang anak.
Pangalawang pagsasalita ng ating ama tungkol sa kanyang anak sa Mateo 17 and 15. Habang nagsasalita si Pedro, nililiman sila ng napakaliwanag na ulap mula rito ay may tinig. At tinig uli ng ama na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Ang sabi ng ama, pakinggan ninyo siya. Si Jesus po ang ating paglilingkuran, pagkat siya po ang inutos ng ating Panginoon na dapat natin pakinggan at dapat natin pag-aalaya ng ating paglilingkod. Amen? So, tatlo po ang ating natutunan sa gabing ito. Kapatid, look at this. Paano ka naging anak ng Diyos? Sa Mateo 27:46 and 47, dito lang magtatapos. Nang mag-alas 3 na lang hapon, sumigaw si Jesus, Eli, lema sabachthani. Nang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Kapatid, ito ang sigaw natin na makasalanan. Amen? Pagkat hinigop po nung tayo na hinigop na ni Kristo sa kanyang katawan, ang kasalanan ng buong mundo, ang kasalanan ko, ang kasalanan nating lahat. Si Jesus po ay sumigaw, umiyak, Diyos ko, bakit mo pinabayaan? Yan po ang sigaw ng ating makasalanan. Kung tayo po ay walang kaligtasan, tayo makapasa apoy ng impyerno, ito po ang ating isisigaw. Diyos ko, bakit mo kami pinabayaan? Ngunit kapatid, doon sa krus ng Kalbaryo, nagkaroon po ng divine exchange. Divine exchange. Kinuha ni Kristo ang kasalanan ng buong daigdig, ang kanyang katawan ngayon ay nagiging makasalanan. Now, ang kanyang pagiging anak, umapansin nyo, hindi na Father ang kanyang tawag, kundi Diyos ko. Kapatid, sa tagpong ito, ang ating Panginoon, ang kanyang pagiging anak ay ibinigay na sa atin. Divine exchange. Our sins, kinuha niya. Ang pagiging son naman ay binigay niya sa atin, the sonship. Kaya tayo po ngayon ay naging anak ng Diyos. Amen? Kaya kapatid, tayo ay nakakasigaw na ngayon. Dahil anak na tayo ng Diyos, the spirit of sonship ay nasa atin na. Ang sabi roon, the spirit you receive does not make you slaves. Hindi na tayo alipin so that you live in fear again. Rather, the spirit you receive brought about your adoption to sonship. Amen? So, naging anak na tayo ng Diyos. And by Him, tayo ngayon ay sumisigaw na. Iba na po ang sigaw natin. Abba, Father. Kapatid, yung Abba po, ang meaning po lang Abba is Papa, Tatay, Daddy. Kaya ang meaning po dyan, we cry Daddy God or Father God, o depende kung anong tawag mo sa tatay. It's all about closeness, the intimate relationship. Ito po ang binigay sa atin ng Panginoon. Kung paano naging malapit si Jesus at ang kanyang ama, kung paano tumawag, kung paano manalangin, yun na po ang nasa atin ngayon. Being a son of God. Tayo po ay nagkaroon ng intimate relationship sa ating Ama because of the spirit of sonship. The adoption of the spirit of sonship. Amen? So, paano makipag-isa sa ating Panginoon para maging anak ng Diyos? Accept and believe, confess and baptize, then serve and walk with Him. Amen? So, what is our big idea this evening? I am a son of God. I can cry out, Daddy God. Amen? Purihin ang Diyos. Purihin po ang Diyos. Amen? Tayo lang.